Yes po, muli po, isang magandang araw na naman po, Kakoiners. Lalo-lalo na po kay Sir Christian Mark Adoracion. Yes po, shout out po muli, Sir Christian Mark Adoracion at kay Sir Deo Albis. Sila po mga Kakoiners ang nagpadala po ng mga ina-unbox natin na mga iyan. Ano po? Ang kay Sir Christian po, ang alam ko po ay isang year 2005 na 1 peso po ang ating kinuha sa kanya para po makumpleto na po yung ating set mga Kakoiners. At yan nga po, kapag nagsimula po tayo na mag-set ay hindi po talaga tayo titigil hanggang hindi po natin nakukumpleto, hindi po ba? Bagamat ang aking mga 1 peso ay kumpleto na po, binaklas ko nga lang po yung 2005 at atin pong ipinaraffle. At ngayon po ay buo na naman muli po dahil po sa padala po ni Sir Christian Mark Adoracion. At ang isa naman po na ating i-unbox din na inyo pong makikita, nagagawa ko po ng hiwalay na content, ay isa pong 1903 na 20 centavo. Yes po, isa pong napakagandang silver coin na 1903 po. Dahil po kasi meron na po akong 1903 na 1 peso silver coin. At nataon po na meron pa siyang napakagandang chop mark. Meron na din po ako na 50 centavo po na 1903. At ayun nga po, dumating na po yung 1 centavo natin na 1903 din. At may hawak na rin po tayong 1903 na 5 centavo. At ang balik ko lang na lamang po sa set na yan ay 1903 na half centavo, 1903 5 centavo at 1903 po na 10 centavo. Na bagamat po napakarami po ng mint ng mga yan, siyempre po dahil po sa katagalan o katandaan, may mga nasira na po sa mga yan at iilang piraso na lamang po ang nandyan po sa kamay ng mga collectors. At medyo po may kataasan na po ang halaga ng mga baryang yan, lalong-lalo na po yung mga nabanggit po natin na year na 1903. Yes po, mula po sa piso hanggang sa 1 centavo na 1903, may year po na 1903, ay may mataas na halaga na po yan mga coiners, from 1903 to 1906. Dahil po nung 1903 ay napalalaki po o malaki po ang mga baryang yan at lumiit po noong taon na 1907 hanggang 1912 at 1912 hanggang 1945 po. At napalitan pa rin po ang metal composition mula po sa 90% silver ay naging 75% silver na lamang po. Balikan po natin, ayun po, na-unbox na po natin ang ating mga barya, mga kakoiners. Yan po, yan nga po ang isang 20 centavo po na black tone na 1903. Ayun po, napaka-sharp pa po ng detail ng baryang yan. At gagawa nga ako ng hiwalay na content po para makita po ninyo yung mga kasama ng baryang yan. Ito po yung year 2005 na 1 peso po na nabili po natin kay Sir Christian Mark Adoracion. Muli po, maraming salamat Sir Christian. Abang-abang na lang po sa bayad. Hindi pa po natin nababayaran yan. At kasama po yung mga magagandang rotated die error po. Ito po ay napakaganda. Isa pong 5 peso. Ayan. At halos 180 degrees po ang kanyang pagkaka-rotate. At nasa almost brilliant uncirculated po ang barya. At ang isa namang ito mga kakoiners sa isa pong 2017 na 10 peso na rotated die din mga kakoiners. Kaya po, bagamat marami po sa ating mga kakoiners
na mga collectors ang hindi pa po pansin ang mga ito, bagamat ang mga ito po ay may napakaganda pong mga mint mark. Mint error. Yes po. Mga mint error po na rotated die error. Rotated die po ng iba't ibang klase po ng ating mga barya. Nandiyan po sa GC, ang dami pong binebenta na napakamurang halaga. Pero wala pong bumibili mga ka-coiners, at mas ang hinahanap po ay yung pong mga semi-hard to find at hard to find. Na kung tutusin po, ito nga, ayan, at nakaabang po yung mga napakamura po na mga tunay po na mga error coin na mas magiging higit po ang halaga niyang mga yan kapag yan po ay wala na po sa sirkulasyon. Kapag yan po ay naging antique na, mga ka-coiners, yan po ang hahanapin ng mga collectors, higit doon po sa mga hard to find at sa mga semi-hard to find po na pinagkakaabalahan po natin ngayon. At kaya lamang po, gaganda ang presyo ng mga hard to find at semi-hard to find na yan kapag yan po ay nakaset at kung nakalagay po yan, lalong-lalo na sa frame. Mga ka-coiners, siguro sabihin na natin 15 years mula ngayon, higit po na hahanapin o bibilihin po ng isang coin collector yung mga mint error. Isa na po ang mga rotated die error na yan, mga ka-coiners. Dahil wala na pong bibili ng isang, kagaya po halimbawa ng year 2007 na 10 peso na isa lang, 15 years from now, aanhin niya ang 2007 na yan kung hindi naman yan nakaset. Pero napakaswerte po ng mga nakapagset po o nakabuo po ng mga ganyang barya na nakalagay po sa isang napakagandang layout at naka-frame. Yes po, magkakaroon po yan ng mataas na halaga, lalong-lalo na po kapag wala na po yan sa sirkulasyon. At atin lamang pong lilinawin, baka po kayo ay malito. Ang sinasabi ko po, mga coiners, sa yung set po, halimbawa ng 10 piso, nandyan si 2007 at si 2009 at buo naka-frame. Yan po, tiyak po na malaking presyo po o malaking halaga po yan pagdating po ng panahon. Pero kung iniisip po ng iba na halimbawa po ay isang single na 2007 na 10 piso, kahit po yan ay hard to find, mga ka-coiners, ay mahihigitan po ang presyo ng mga yan, ng mga ganitong klase po ng rotated die error at mga major error po na mga barya, mga ka-coiners. At sadyang napakasarap po na hobby, mga ka-coiners, ang pangungulekta po ng mga barya. Alam po ba ninyo na noong unang panahon po, ang mga nakakakolekta lamang po ng mga barya ay mga hari, reyna at mga prinsipe, mga mayayaman po sa isang lugar. At ang tawag po sa hobby niyan, mga coiners, ay King's Hobby. Yes po, King's Hobby po ang tawag sa coin collecting. At napakaswerte po natin dahil kahit anong antas po ng ating kabuhayan sa ngayon ay pwede po tayong mangolekta. Po, mga coiners, abangan po ang aking gagawin content para sa 1903 20 centavo. Joel Apocampo, Coiners Ring.